Magandang araw mga idol. Kaklaro ko lang yung nasabi ko kanina na DCCDI yung pang-XRM 110 itong 5-pin. Ito idol ay ACCDI. Ang DCCDI ay itong pang-XRM 125. Miyu Amore, Miyu Sporty, DC, Direct Current CDI ang mga yan. Tapos Shogun. Ang gumagamit kasi ng ACCDI o di kaya gumagamit ng primary coil. Ang primary coil kasi idol ay ang nilalabas nun ay alternating current AC. Ang gumagamit ay XRM 110, Wave 100, Lipan 150, TMX 155. Marami na rin sa RUSI. Pero sa RUSI may mga gumagamit na kasi ng DC. CDI yung mga kabaguan ngayon. Pero dun sa mga noonang unit nila, karamihan dun ay AC-CDI. Magkakaiba man ang socket pero pare-parehas ang operation. Pwede nyo siyang i-convert. Basta ACCDI, pwede nyo i-convert. Sundan nyo lang yung connection. Ayan, idol. Keep watching. Thank you. Yan, magandang araw mga idol. Ang topic natin ngayon tungkol sa pagkakaiba ng CDI at saka sa mga connection natin. Ayan, kasama natin si Osep. O, Kuya Romel, nandito na yung request mong video. Sana mapanood mo ito at matuto ka. Unahin natin itong ano idol, itong pang DC-CDI na pang XRM 110 at XRM 125. Tingnan na idol. Ang DC-CDI ay 4 pins lang. Makikita nyo, 4 lang yung pin. Ang ACCDI, 5 yung pin. Nag-blur yung camera pag nalalapit ha. Ganito connection ito, idol. Ang pang-XRM 125, i-drawing natin ng pagganito. Meron siyang socket. Ganito yung socket ha, sa CDI ito. Ito yung basihan natin yung lock dito sa taas. Tapos meron siyang 4 pins. DC ito ah, direct current. Kumbaga battery drive. Pwede naman siyang i-manage nito ng charger. Kahit wala siyang baterya, pwede rin naman siyang mandar. Kaya lang dapat good yung charger ninyo para hindi lumubo yung CDI o di kaya hindi pumapalya. Ganito connection nito idol. Itong isa, blue-yellow ang connection yung andito banda sa taas. Blue, ganito na lang ha. Blue-yellow. Tapos punta naman tayo dito sa isa. Basta dito yung tandaan nyo tong ano tong lock. XRM 125. XRM 125. Tapos itong isa, red-black. Red-black. Ganyan na lang. Tapos, dito naman, green. Tapos, dito sa isa, black-yellow. Black-yellow. Pasensya na kayo, idol. Medyo pangit ako mag-drawing at mag-sulat. Pero, sana maintindihan ninyo. Unahin natin dito sa red-black. Itong red-black na ito, idol, papuntang DC ito, papuntang accessory wire o di kaya yung kulay black sa may susian. Ito yung connection niya, papuntang ignition switch. Ignition switch. SW pala yun. Dapat sa black papunta to. Oo. May ano kasi yun eh, may guhit na red yun. Pero mas malaki yung black niya. Itong blue-yellow, idol, papuntang pulsar ito. Kung alam ninyo yung sa magneto, yung kulay blue dun, na may guhit na yellow, yun po yung sa papuntang pulsar ito, itong taas na to. Tapos itong nasa baba naman, ito yung papuntang ignition coil. Yung ignition coil, idol. Ignition coil, IG.
coil. Ito yung papuntang spark plug. Itong ignition coil, minsan naka-body ground o di kaya may nakakabit na green wire. Yan, malikot yung isa. Tapos itong natitirang kulay green, ground na ito. Yan lang idol, yan lang yung connection ng pang XRM 125. Lapit natin para makita ninyo. Ulitin natin. Red black papuntang accessory wire o di kaya si ignition coil papuntang ano yan, galing sa susian yan, ay papuntang susian, tapos yung susian kulay red kasi yung ano nun, yung yan, yung isa kulay red, galing fuse yan, fuse tapos papuntang battery, positive ng battery, diretso po yan. Tapos itong isa, ayun na, papunta doon, na papunta tong isa. Yan. Pagka ayaw umandar ang motor ang mga idol, bago kayo mag ano ng CDI, bago nyo sabihing CDI, di ba, alam nyo naman, wala ng kuryente, nagtest na kayo dito sa may high tension wire, wala pa rin kuryente, tignan nyo rin yung ground ng ano, baka mamaya loose din yung ground ng ignition coil. Subukan nyo siyang lagyan ng ground. Pero pag wala pa rin, tignan na yung nakakabit sa kanya idol, itong ano na, itong ito, itong black yellow. Tanggalin nyo to, tapos i-ground ninyo, i-kick ninyo. Kung wala pa rin talagang lalabas, ibig sabihin, nandito sa CDI yung problema. Bago nyo palitan tong CDI, bago nyo sabihin sira, tignan nyo muna, tester ninyo kung may lumalabas na 12 volts DC dito sa may, yun mo yung susian. Ayan, dapat magagandahan kasi may battery. Pag may battery, i-check mo pa lang tong kulay red dito sa may susian. Kung may supply dito, yun mo, dapat may supply na 12 volts DC dito. 12 DC. 12 volts direct current. Dapat yan idol, dito sa socket na to, dito ka na magte-test kung may voltahe. Yung isang test prod. Alam mo yung tester ka? Yung isang test prod, yung kulay black, i-ground mo sa green, kahit aling green. Sa body ground, pwede. O, ganito idol, ipakita ko na lang yung tester sa inyo. I-range natin ng 50. I-range nyo ng 50. Pakita nyo, naka-range sa 50 yung... Ayan, naka-range sa 50. DC, ah, DC. Ayan, DCB. I-range yan. Yung isang... Yung black. Ay, mga idol... Ito yung i-ground ninyo. Tapos itong red. Ito yung itutusok nyo dito sa may mismong nag-blah-blah. Sa may mismong black-red. Ay, red-black. Ganun. Basta yung red-black sa may CDI. Dito sa pinakataas niya. Dito. Tutusok mo dito. Kung wala siyang ano, wala siyang supply na 12 volts, tignan mo baka putol ito. Papuntang doon. Tignan mo kung saan yung putol. Kung gusto mo, tanggalin mo, iop mo muna yung susian. O di kahit, di mo na iop, basta i-range mo ulit ito ng continuity X1. Sa X1. Yan. Yan. Pagka tinester mo, idol, mula sa susian, dito sa, ano na, sa accessories na. Pag tinester mo dito, hanggang dito at walang continuity, ibig sabihin putol ito. Ikaw na bahala kung anong gusto mo, kung palitan mo na lang ng wire o di kaya hanapin mo talaga yung putol. Basta gamit mo ang continuity test X1 sa may multitester, malalaman mo yun. Sa kaya lang magputol-putol ka ng putol-putulin mo yung wire para malaman mo kung saan talaga yung loss niya. Ngayon, pag okay naman na siya, naipasok mo na yung 12 volts dito. Okay na, pumapasok na ng 12 volts. Tapos wala pa rin. Tignan mo ngayon yung supply ng yung ground. Tignan mo kung may continuity. Yung wire papuntang ground, yung kulay green, mga idol. Baka mamaya putol ito. Ayan. Pag okay naman na yan at ayaw pa rin umandar, mga idol. May ground na, okay na yung 12 volts DC. Tapos, dito naman tayo sa pulser, mga idol. I-test natin yung continuity test. Mag X1 tayo ulit.
mula dito hanggang sa mismong sakit ng pulser. Kung may continuity doon, mga idol, test natin yung ano, yung pulser. O di kaya mas maganda, mas madali kung may pang-testing naman kayong pamalit sa pulser, palitan na lang ninyo, palitan, testing nyo na lang may ibang bagong pulser. Pero kung gusto nyo naman makasigurado, subukan nyo rin, kung may pang-testing kayo ng CDI, subukan nyo na rin testingin ng ibang CDI. Pero kung gusto nyo ng step by step, ganun kasi yung step by step niya. Kasi pag okay na po yung pulser, at okay naman yung CDI, basta hindi lang ito putol, ito, i-continuity mo. Pag may lumabas na kuryente dito, pag kinik mo, may lumabas na, at wala pa rin, ibig sabihin, sira din itong ignition coil. Pag napalitan mo ito ng bago at nakakuryente na, ibig sabihin may kuryente na, pag ayaw pa rin umandar, subukan mong palitan na yung spark plug. Pag okay na lahat yan at ayaw pa rin umandar, carburetor. Linisan mo carburetor, i-timing mo ng maayos, tapos tignan mo yung gas, baka may tubig. Pag okay naman, idol, okay naman yung gas, malinis naman, wala namang mga dumi. Tapos, sa tingin mo, na-timing mo naman yung ano. Tanggalin mo ngayon yung spark plug sa may cylinder head. I-check mo yung compression, kung may compression ba. Sa bagay, mararamdaman mo, idol, kung may compression o wala pag tinakpan mo yung spark plug hole. Pag hindi pumuputok pag tinakpan mo tapos kinik, ibig sabihin loss compression. O di kaya kahit pa andun yung spark plug, pagka kinikik mo, masyadong malambot ang XRM, yan, ibig sabihin loss compression. Posibilidad na baluktot ang balbula o di kaya worn na yung piston ring. At may posibilidad din na may tama na rin yung cylinder block, yung sleeve. Ang maganda doon, idol, palitan mo na ng, pag may tama yung block, palitan mo na ng buo, may nabibili namang bore kit. Kung gusto mo naman ng mas medyo mataas ang CC, de bumili ka na lang ng 57 mm ang size. Ayan mga idol, sana may natutunan kayo dito sa 57 or 60. XRM 125. Dumag kaawan sa mga yulong aplos. Ito kaya Mel, ito yung sa XRM 125. Pangit kasi pagsabay-sabayin natin. Kasi kung pagsabay-sabayin natin, baka malito kayo. Ganito na lang, idagdag na lang natin tong charger ng CDI. Ay, charger ng motor. Ito kasi idol, pang ano to, pang XRM 110. Magkaiba ang connection ng charger ng XRM 110 at 125. Ngayon, isasample ko lang to. Sabihin na lang natin na pang 125 ito. Ganito idol, yan. Sige, balik na rin natin. Ito yung socket. At ito yung lock. Meron siyang apat na pin. Parang ganyan yan, idol. Yan, parang ganyan. Andito yung lock. Yan. Ngayon, ito, may kulay white. White. Tapos, dito, red. Tapos dito, yellow. Tapos dito, green. Wait lang, sulat lang natin ha. XRM125 charging diagram. Yan. Ngayon, simulan natin dito sa taas itong white. So, isulat ko na lang dito yung stator. Itong stator natin, buo ito, hindi gaya ng pang TMX na nahiwalay yung primary. Ito, wala ng primary ito. Ito ay lightning and charging coil lang to. Ngayon, meron siyang wire na minsan kadalasan kasi nakabody ground. Pero sige, lagyan na lang natin ng ground. Green. Yan, tapos G. Tapos charging. Ang charging kasi nito ay yung white. White. Tapos yung isa, yun yung yellow. Yun yung papuntang lightning.
Tapos, yung pulsar, bali ano to, ang wire nito eh. Ang wire nito ay, kung tutuusin, lima dapat. Pero yung pulsar kasi nito, nakakabit na yung, nakabodyground na yung isa. Itong pulsar na to, ito yung ano kanina, yung sa blue-yellow. Pero papuntang CDI ito, idol. Wala itong kinalaman, itong pulsar na to, wala itong kinalaman sa pag-charge ng motor o di kaya sa pagbibigay ilaw ng motor. Pero may kinalaman ito sa pag-andar ng motor, itong rectifier. Kasi pag wala kang battery at meron nito, basta good condition ito, aandar at aandar yung motor mo. Pero pag sira ito, pag nalobat na yung battery, hindi na yun aandar. Ayun, idol, yung sa connection naman. Itong white, idol, common naman ito eh. Makikita nyo naman, white is to white, color coding. White yan, dadaretso yan dyan. Walang, ano, depend, dun na lang sa socket yan. Nagkakahiwa-hiwalay, pero dadaretso yan. Yung red, idol, diretso sa battery yan, red. Yan. Ito, paano natin, i-jump na lang natin dito. Papuntang battery. 12 DC bat. Positive, tapos ito, ground. Ground ito. Green, ang kulay ng malaking wire to, green. Green din. Kung kita nyo mga idol. Ayan idol, tapos itong yellow, dadaritso din siya dito sa, ay mali na yung connection ko. Okay, yeah, bali, buguhin na lang natin yung ano dito. White pala ito, tapos yellow. Tapos itong yellow, dadaritso din siya dito sa yellow. Yan. Pero magkikita nyo doon sa bandang pinaka parang medyo leeg ng ano ng motor, may nakakabit dito na yellow, idol. Papuntang switch ito. Ito, papuntang switch. Sa high and low kasi sa mga XRM pag bago, wala itong cut off ng ilaw, nakarekta ito. Diretso na to sa high and low. Ito rin naman ang kung gusto mong patayin talaga yung ano, papuntang tail light ito eh. Yan. Wait lang. Okay, i-jump natin ulit dito ha, papuntang switch. Pasensya na kayo, medyo magulo yung diagram. Ito yung switch. Ayan. Ito yung switch. Tapos ito naman, papuntang ano na to, papuntang... Kung maglagay kayo ng switch, pero pinakamaganda, ang paglalagay ng switch dito, puputulin dito. Ay... Mali. Ito pala, dapat... Ito kasi papuntang switch. Ito kasi idol, may papuntang tail light ito. Pag umandar na yung motor, umiilaw na yung tail light. Yan, yung tail light. Tail light, may ground. Kita nyo yung ano dito idol, kulay brown o di kaya kulay yellow din. Pero minsan kulay brown na eh. Ayan na, nakarekta na siya dyan, nakarekta. Pero makalimitan, yellow. Tapos dito sa switch, ayan, high and low. Sabihin natin, wala pang cut off switch. Rekta pa lang siya, bago. Ayan. At dito na nagte-terminal yan. Ayan. Kumbaga, dito, kung ito yung high, ito yung low. Pag nag-switch ng ganyan, iilaw, papuntang ano na to? Dalawang wire ito, idol. Dalawang wire, tapos, papuntang headlight bulb. Headlight bulb, tatlong wire nito, idol. Ground yung isa, green. Ito yung white at saka blue. High and low. Ayan. Itong green idol, pwede mo siyang idiretso dito sa may ground ng ano. Kung may meron siyang wire dito. Kung wala siyang wire dito na ground, i-bodyground mo na lang. O di kaya, idiretso mo na siya sa negative ng battery. Ayan. Ganyan po. Ang pag-charge nito idol, itong si ano si white, siya yung gumagawa ng charging. Rene-regulate ni regulator ang kuryente para hindi siya lumagpas sa mataas na voltahe. Pwede hanggang 18 volts, kaya yan. 14 to 18 volts, kaya yan. Huwag lang lumagpas ng mga 19, 20, 21, nagpapatay na po yan ng headlight. O di kaya posibleng lolobo na po yung battery ninyo. Yung pinakamaganda yan, test rin ninyo. Range nyo sa DC yung ano, yung pag may battery. Pag dito naman sa ilaw, AC sa AC kayo mag-range 50. Pag pumalo yan ng ano, pag pumalo yan ng mga tinaas niya hanggang 21 ganun,
masama-sama na yan. Dapat hindi yan tataas ng 18. Kahit 14, kaya pa yan ng bulb. Susunod, idol, kung gusto nyo, ituturo ko sa inyo kung paano mag-battery drive. Mag-comment lang kayo sa baba para gawang ko ng video yung pagba-battery drive ng ilaw. Ito kasi, stator drive pa yung ilaw nito. Yun pa yung dati, stock. Tuloy natin dito, idol. Pagka lumagpas siya ng, tumaas siya ng tumaas, ibig sabihin, sira itong regulator. Palitan mo na ito. Tapos, ayun, testerin mo ulit. Dapat 12, 13, 14, ganun lang pag renevolution mo. Hanggang 18, kaya pa ng ano yun, ng bulb yun. Pero mainit na init na rin yun. Dapat kagandahan, 14. Pag nag-tester naman ka dito, pag gumaandar, idol, pag inaabot ng 14 ito, ibig sabihin, maganda kumarga. Pag mas mababa sa 14, medyo mahina-hinang kumarga. Ayan, i-range mo lang ng DC volts, tapos positive, test prod. I-range natin ng DC. 50. Para 50, makikita nyo naman dito yung 50. Sa pinakagitna. Diyan, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Makikita nyo dyan, idol, kung saan tatapat dyan. Nakikita nyo naman yung mga maliliit-liit na void doon. Kaya 10, nakatapat doon sa malaki. 11, 12, 13, 14, 15. Yan. Makikita nyo dyan. Pag dumating na doon sa 20, ibig sabihin susunod, 21 na. Ibig sabihin, bad. Ito, sa battery. Pag mag-test kayo ng kung kumakarga ba o hindi. Sa green lang din naman yung negative, tapos yung positive sa may... positive test brad sa may positive din. Dapat naka-range siya ng DC volts. Yan, pag umaabot siya ng mga 14, ganun, yan, magandang kumarga. Ayan, ito, kung ano yung gusto nyong gawin video, meron tayong mga ano dito, pang Mio Sporty, kung ano yung gusto nyong malaman, Shogun, kung gusto nyong malaman, connection, comment ninyo kung alin mauuna. Tapos kung paano mag-convert ng full wave at kung paano malalaman na pang full wave nga ba ang regulator na ganito o hindi. Comment nyo lang kung ano yung gusto unahin natin. Tapos ito, kung gusto nyong malaman, comment lang ninyo kung anong pagkakaiba sa mga ibang regulator. Pang Mio ito, mga idol. Tapos ito nga pala, idol. May panglipan 125 na battery drive 4 pin din, pero magkaiba sila ng connection sa pang XRM 125. May babaguhin dyan. Ngayon, idol, comment lang kayo sa baba kung ano gusto nyong unahin natin. Sa mag-request lang kayo ng video, pagkabit ng two-way alarm, kahit ano, idol, basta kaya natin, gagawa natin ng video yan. Pero bago dyan, mag-subscribe na kayo at mag-like and pag-share na lang, idol, para makita naman ng iba yung tutorial natin. Hanggang dito na lang muna, mga idol. Salamat. God bless.